na at duguan na nung naabutan ng mga pulis ang binatilyong ito sa maayon kapis nitong nakaraang linggo. Ang lalaki, di umano, nagtangka raw magnakaw. Ito na sa samong balay, antena mo to malang taiya to nga hakbuton. Kaya ang bibiktimahin daw sana nito, tumipensa ang pinaghihinalaan niyang malikot ang kamay, pinutulan ng kaliwa nitong kamay. Daw ako sa bata eh, pinutol niya. Makatao bang itakin ang kamay ng pinaghihinalaang magnanakaw? Nagsimula ang lahat nung ang tahimik na gabi ng pamilya ng magsasakang si Arman, hindi niya tunay na pangalan, nabulabog sa sigaw ng kanyang anak. Pa! Bigla akong tumayo sa upuan ko na at saka pumunta doon sa pinalagyan ng anak ko. Ang lalaki, nagpupumilit daw na pasukin ang kanilang bahay. Masinito! Ginaganyan ko yung aperta para hindi lang siya makapasok. Sabi ko, sino ka? Hindi naman sumasagot. Si Arman, nanlamig ang mga kamay sa takot. May pobya na kasi tatlong beses na kasi kami ninakawan. Mga alaga naming manok na dala. Bahay ng kapatid ko, nilimas lahat ng gamit niya. Kaya ang agad daw na pumasok sa isip niya, ipagtanggol ang kanyang mga anak. Dito tagiliran ko yung espading ko, dampot ko. Ang tinutukoy niyang espading, ang ginagamit daw niya sa pagtatabas ng tubo. Sigo sa bigla yung gano'n ng pintuan. Masinito! Nakapasok no, yung kamay niya. Bitabaw! Na-itak ko siya. Ang pinaghihinalaang kawatan, agad kumaripas ng takbo. Hindi ko na siya sinunda kasi baka may kasama sa labas. Sunod na lang daw niyang nabalitaan na ang lalaking nagtangkaraw na manloob sa kanilang tahanan na timbog na ng mga pulis. Pinagtagpo-tagpi natin yung mga pieces of evidence na na-recover at sa mga bloodstain, ma'am. Pero ang pinaghihinalaang magnanakaw, hindi na raw nagawang manlaban dahil ang kaliwa nitong kamay naputol pala ni Arman. May mga hack wounds na ang biktima at saka yung kaliwang kamay na is amputated na, ma'am. Pero ang galit ni Arman, pati na ng ibang mga nakiusyoso sa pinaghihinalaang magnanakaw, napalitan ng pagkabigla at awa nung dumating ang ama ng binatilyo, si June. No, napakasakit na makikita mo yung anak mo, maraming dugo sa kanyang mga sinusuot. Ano? Wala na siyang kamay. Pakiramdam ko na gumuho yung mundo ko. Naramdaman ko sakit. Magulang din ako katulad nila. Eh sa akin, ma'am, inano ko lang naman yung proteksyon na ko lang naman talaga yung mga anak ko. Masinito! Ang mga ibinibintang daw kasi ni Arman, hinding-hindi raw magagawa ng kanyang anak na itago natin sa pangalang Michael. Lalo't meron pala itong espesyal na kondisyon. Disable na nga siya eh. Disable mo pa. Saan ang puso? Di jump. Si Michael kasi na inakalang magnanakaw, meron palang ASD o Autism Spectrum Disorder. With autism pero high functional po siya. Yung hindi siya masyado magsalita ng diretso. Kahit paano, makaintindihan po kayo. Gusto ko sana magsumuko noon. Kaso nataranta ako kasi baka ano gagawin ng pamilya sa akin. Hindi ko naman ma'am sukat akalain. PWD pala yun. Agad na isinugod sa ospital si Michael. Naputol na po yung left hand niya. Tapos, meron po siyang malaking sugat naman sa kanang bahagi ng kamay niya. Natamaan po yung ulnar artery niya. Yun po yung nagsusupply ng dugo doon sa parte ng katawan. Pwede po kasi siyang mamatay dahil sa blood loss. Ang kanang kamay ni Michael na isalba pero hindi na ang kaliwa. Nayan. Huwag po magkikita ko po. Nagrip na laging yan at wala ng kamay niya. Parang po, puso ko, parang sinasaksak ko, sobrang sakit. Kwento ni Nemia, dahil sa kondisyon ng kanyang anak, hindi raw makontrol ang mga ikinikilos nito. Baka ni na! Madalas din daw itong tumakas sa kanilang bahay. Naghahanap siya ng mga wiring ng antena ng TV. Nagde-decide ako na pagawaan siya ng kulungan. Nagwawala na sa araw-araw, binibilan ko siya ng antena ng TV para mayroon na siyang ginagawa. Pagkaraan ng isang taon, hindi na siya lumalabas. Kaya kampante naman ako. Pero laking gulat ng mag-asawa nung si Michael muling nakatakas gabi nitong August 2. Again!
dito lumabas ang aking anak, no, bago nangyari ang aksidente sa kanya. Mayroon siyang ginamit na maaaring nakasira ng aking padlock, no, kaya na-open niya ito, no. Mansang malakas talaga siya, eh. Dahil hindi raw mahanap ni June ang kanyang anak, agad niyang ipinagbigay alam sa PNP ang nangyari. Patuloy pa rin kami sa paghahanap sa kanya. Hanggang nakatanggap sila ng impormasyon. Nag-text na ang mga pulis sa akin. Tumawag ang barangay captain ng Ginatuyan na mayroon silang nakita na solterito doon sa kanila. Doon na nga tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na sinapit ni Michael. Nakita ko na yung anak ko na putol na ang kanyang kamay. Kundi ata ako nakapunta doon, baka nawalan siya ng dugo at saka wala na siyang buhay siguro. Ang naputol na kaliwang kamay ni Michael, ibinaon na nila. Nagpasakong dito na lang libing, no, para malapit sa aming bahay, no, para palagi namin itong matitingnan, no. Binalot namin ng plastic, no, para hindi siya masyadong maamoy, no. So yung putol na nangyari sa anak ko. Ayon sa kanyang mga magulang, napaka-responsable daw na anak ni Michael. Napakabait na bata yan. Matulungin sa bahay kahit meron siyang kapansanan. Katuwang ko po siya sa mga gawain ko po sa bahay. Pero ngayon wala na akong kasama sa mga gawain bahay. Parang nawalan po ako ng isang kamay po. Matalino rin daw ito. Nag-aaral na po siya dito for 12 years sa SPED. Magaling siya sa math, so binibigyan ko po siya as best in mathematics. Creative siyang bata. Mahilig po siya sa mga drawing. Mahilig bang po siya mga imbento? Ito ang mga wire na kanyang ginagamit. Ginagawa niya itong mga bula. Parang mayroon siyang libangan. Pero ang lahat ng ito, malabo na raw na magawa pang muli ni Michael. Marami siyang ginagawa na gamit ang kanyang kamay. Pero sa ngayon, iwan ko kung anong mga libangan ang kanyang gagawin dahil isa na lang ang kanyang kamay. No? So, kaya parang hindi ko matanggap na ang nangyari sa kanya. Sa may gawa sa kanya, sana konsensyahin siya sa kanyang ginawa sa aking anak. Sana panagutan niya ito. Samantala, si Arman agad sumuko sa barangay. Kasi responsibilidad ko talaga yun, ma'am, na hindi ko tatakbuhan. Kasi wala naman ako kasalanan doon. Napagkamalan ko lang siya na masamang tao. Hindi alam ang nanakaw yung anak ko. Baka naghihi lang siya ng pulong siya na hindi niya alam kung kung talisaan. We put him into custody sa atong municipal police station. Pag hindi maglapse sa reglementary period, ma'am, we are obliged to nga i-release siya. Si Arman, pansamantalang nakalaya dahil wala pang formal na kasong isinampa ang pamilya ng biktima. Coordinated kami, ma'am, sa family. Sabi nung father, pag-usapan muna ng kanilang pamilya. Ang hustisya po ang hinihingi ko. Hindi po normal na tao ang gumawa nito. Naputulin yung kamay ng isang inusinting bata. So magiging depensa niya rito talaga na mayroong threat na manakawan yung kanyang tahanan. Binibigyan naman din ng pagkakataon talaga na tignan na self-defense kapag pinipilit pasukin ng isang bahay o pinipilit nakawa. Pero kailangan din natin ma-understand kung pantay ba yung ginamit na defense kung meron lamang attempt para pumasok ng bahay at wala namang imminent threat sa buhay o ng sino mang nasa loob ng tahanan, hindi didikit as self-defense kaagad. Masyadong mataas yung kanilang ginawa na pinutulan nila ng kamay ng ating subject. Kung ito namang krimen ay ginawa laban sa isang member ng PWD, maaaring qualify sa mas mataas na uri ng krimen. Hindi po automatic na dahil naakusahang magnanakaw ay masasabi nating just or nararapat lang din sa kanya na maputulan ng kamay because protektado po tayong lahat sa batas. Isa itong malinaw na panawagan sa gobyerno na pagtibayin ang proteksyon na binibigay ng batas sa mga taong may physical and mental disabilities. Posible na isa sa mga ikakaso natin, ma'am, is frustrated homicide. Aggravating na yung pagkaputol ng kanyang kaliwang kamay. Sa ngayon, since wala pa pong hatol yung korte, masasabi po nating presumed innocent po talaga muna ang akusado. Kung magsampa mas lang ng kaso, siguro proteksyonan ko na lang yung sarili ko kasi hindi ko naman ginusto yung nangyari. Mimi for, Nina for. Dapat lumalabas siya. Dapat napupuntahan niya yung gusto niyang puntahan para hindi siyang katena kailangan niyang kamutin. Someone, Nina for, for. Ang mga taong may autismo po ay hindi inherently violent. Meron silang challenges behaviorally, hindi po sila danger sa mga tao. Ang importante po is may compassion tayo para sa condition nila. Talagang it takes a village para tumulong sa mga
taong may kakaibang pangailangan. Habang ako ay nagdedressing ng kanyang sugat, lalo akong nahihirapan no, dahil sa tindi ng aking nararamdaman. No. Pinoproblema rin ngayon ang mag-asawang June at Nemia kung saang kamay ng Diyos kukunin ang pambayad sa pagpapatherapy ng kanang kamay ni Michael. Kailangan niyang paggalawin ng maayos ulit yung kamay na naapektuhan. Pwede rin pong mag-undergo ng psychiatric help yung patient. Kahit mayroon kang kapansanan, mahal na mahal pa rin kita. Hindi namin matanggap, hindi pa mabala sa aking paningin ang nangyari sa kanya. Anak, huwag kang mag-alala. Ipaglaban ko talaga ang gusto para sa'yo. Mahal na mahal kita, anak. Ipaglaban kita hanggang kamatayan. Yun lang po. Di jump. Wow, very good! Thank you for watching, mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.